strange. Shouldn't let you walk away. Live tayo, grabe. Welcome sa Ask Angelica sa Season 2, Episode 3. Episode 3 na wala pa din po akong bayad. Kahit man lang ano, patubig, ganyan, pamerienda, wala talaga. Pudpud na yung utak ko kakasagot sa mga problema ninyo. Hindi pa rin po ako nababayad. Kahit man lang regaluhan ako ni God ng jowa. Napakabali, jowa. Ay! May kasama pala ako. Kala ko mag-isa ako. Kasama natin sa Ask Angelica si Donna. Yes! Mama Angelica, may itatanong po. Agad? Opo, agad-agad po. Oh, sige. Kasi ng ano answer agad itong tanong ko eh. Kasi po, sa showtime, yung bago po ng ex ko, gusto pong makipagkita sa akin. Yung ipinalit po niya. Oh. Oh, ngayon kung kayo pong nasa sitwasyon ko, paano niyo po haharapin yung ipinalit sa inyo ng ex niyo? Sorry. Hindi ko alam. Baka masaktan ko yun. Kasi unang-una, hindi naman ako pinalitan. Pinilit eh. Pinilit po. Pinilit sirain yung relasyon. Kaya may galit. Nagagigil po yun. Eh yung sa'yo ba kasi, sinira ba yung relasyon niyo? Opo oh, eh. Kami pa po. Inagaw sa'yo. 3 months before po kami naghiwalay sila na. Yun po yung 3-month rule niya. Oh my God. Bago maghiwalay po. Saan ba na-invento yung 3-month rule na yan? Narinig ko po yan kay, ano eh, kay, oh, kay ano po. Narinig ko lang po. Diyan lang po, may nagsabi lang sa akin. Na dapat, pagkahiwalay nyo. 3 months after yung daw yung wala pang 3 buwan. Oo oh, po. Oh. Wala akong masabi dyan. Ang ano kasi dyan, mali yan. Okay. Huwag mo nang kitain. Okay. Ikaw ba gusto mong kitain? Parang gusto ko pong makasampal lang ng isa eh. Isa lang eh. Parang ansarap kasi. Okay lang po, bakit isa lang? Pero masama kasi yun. Huwag tayong lumibel sa kanila. Sa bagay. Kasi mas mataas tayo doon. Huwag natin ibaba yung sarili natin. Tama, mali? Tama po. Tama. Ngayon, may tanong dito eh. Galing kay Alexa. May dinedate po ako ngayon, 2 months pa lang kami, pero I just found out na may nabuntis pa rin. Oh my God! Wala pong matuloy. Ikinaloko na at. May dinedate po ako ngayon, 2 months pa lang kami, pero I just found out na may nabuntis pa rin niya yung ex niya. Ngayon, naka-cool off po kami. Tama po ba na mag-break na kami or accept ko na lang? May nabuntis pala siya eh. Oh, ang tanong po niyan, ilang months na pong buntis? Kasi 2 months pa lang sila eh. Kung 9 months na pong manganganak na yan. 2 months pa lang po sila. Ibig sabihin, matagal na pong buntis. Eh kung ngayon-ngayon lang po. Oh, baka nga naman matagal ng buntis. Nasasaya naman yan kung gusto mong ano, instant family, di ba? Gusto mo, di ikaw na magpalaki dun sa baguets. Sana po yung nabuntis. Charot. Happy family, oh, di ba? Ang dami. Eh kung gusto mo naman na barkadahan yung ano, yung tipo ng relasyon nyo, why not? Go mo yan, push mo yan, te. Pero kung ayaw mo, ako kasi sa ganyan, mas gusto nyo po yung walang sabit. Siyempre, oh. Gusto ko ako yung sabitan. Oh, eto, what if yung taong mahal mo, mahal ka niya, pero hindi ka niya makuhang ipaglaban? Dahil lang sa iniintindi niya ang mga taong nakapaligid sa inyo. Mag-hold on ka ba at maghihintay ng perfect time for the both of you or ile-let go mo na lang? Ay, nako, yung mga ganyan. Kasi ang pagmamahal, mahirap yung kalabanin eh, di ba? Mahirap yung kontrolin. Kaya kung talaga namang nagmamahalan kayo at naniniwala kayo na kayo talaga para sa isa't isa, di hintayin nyo ang tamang panahon para sa inyo. Pero for the meantime, kung talagang mahirap pa, i-enjoy mo na lang muna ang mundo. Masabi nga po nila, ang love para lang po yun sa mga matatapang. So kung hindi ka pa matapang ngayon, magpakatapang ka muna. Yes! Saan po galing yun? Bigla kang sumirious, ano? Okay, galing pala yun kay Colossus. Yung talaga pangalan mo. Eto naman galing kay Adriana. Nag-gift po yung boyfriend sa akin ng bonggang scrapbook at ang dami naming memories doon. Pero last week, accidentally po siyang nabasa
at super damaged na po ito. Natatakot po ako sabihin sa boyfriend ko kasi for sure magagalit siya dahil super effort po siya doon. Ano pong kailangan kong gawin? Ay, ang cute, no? Mahirap po yung lalaking ganyan, ha? Kaya nga, eh, kung ako sa'yo, gawan mo siya ng scrapbook din. Tapos, sabihin mo, hindi mo naman sinasadya. So, gumawa ka ng bago, tapos sabihin mo, marami pa tayong bagong memories na gagawin. Ang charang din mo talaga! May pa-scrapbook eh. Oo, oh, oh, eh! Lang po yung mga ganyan ngayon. Oo, oh, dati nung high school ako, yung jowa ko noon, syempre, kilala niya ako sino yung pag-isa. Niregaluhan niya ako, naka-illustration board. Tapos, ano yun eh, 30 na ano, na mga ganun, may mga pa-square na ganyan. Tapos, 30 yung letters doon, babasahin ko daw isa-isa yun. Yeah! Wala pong nagaganyan sa akin, ini-scrap lang nila ako. Eto naman! Kay Loria Joy, paano ko i-explain sa mami ko yung nakita niyang condom sa bag ko? I'm 26 years old, may stable job, and sariling place. 6 years naman na po kami ng boyfriend ko, pero conservative po kasi yung parents ko. So hanggang ngayon, hindi mo pa na-explain na una ka pang magtanong dito kaysa mag-explain. So hanggang ngayon, nag-aabang yung sagot ang mami mo. Ako naman, sagutin mo na, sabihin mo. Ayaw mo nun, ma'am. Safe. 26 na po siya, in fairness kay mami. Oh, kasi may mga pamilya talaga, di ba, na gusto talaga kasal muna, lalo na yung mga Pilipino, talaga hindi may iwasan na maging conservative tayo pagdating sa mga ganyang klaseng bagay, hindi pa sila open. Kasi sa ibang bansa, di ba, pinamimigay nga yung mga kondom kapag ka mga nasa middle school ka na, kasi mga pamangkin ko, naloloka ako. Meron silang mga kondom, gano'n. Yung iba po eh, mga high school. Oo. Sikat lang, gano'n. Kondom sa wallet. O kaya sabihin mo, parang yosi lang yan eh. Hindi po akin yan. Hindi po akin yan. Pinahawakan po yan ng kaibigan ko na iwan sa akin. Nilagay sa kondom yun. Hindi na po pala balang nilalagay sa pag Nagtanim na lang ko, tanim bala, tanim kondom. Pero sabihin mo, ma'am, it's not mine. Maybe it's yours. Tinuruan magsinungaling. Pagtawanan nyo na lang, sabihin nyo, I'm so sorry. Tapos pagalita mo yung mami mo, sabihin mo, ba't ka kasi nakikialam ng bag ng may bag? Oo, nakita niya tuloy. Ayan. Yan tuloy. Mali ka din, mami. Pagbukas yung bang pakialaman. Si mami pinting nga, di ba ayaw? Ganun nagalit kay Kati noon. Eto naman, Miss Angge, I'm in my 30s na po. Ano po bang pwedeng gamitin kong punchline para sa mga titas ko na lagi akong tinatanong kung kailan ako mag-aasawa every time na lang na magkikita kami. Yung ganda ko, di pa nauubos. Pero yung pasensya ko, konti-konti na lang. Galing siya kay Elisa Valdez. Ano mas ako, hindi ko na alam din yung sasagot dito eh. So far po, wala naman nagtatanong yan sa akin. Pero kung tatanungin po nila kung tumabot ako ng 30s, hindi pa po ako kasal. Ano po? Ano bang maganda ko? Well, lakin pake. Inaano ka ba? Bakit ba? Pagtanungin mo yung tita mo, kayo po, ilan taong po kayo nagpakasal? Tapos pag sinabi lang 22, ay, marandi ka, tita. Ganunin mo. Ganun lang yung mga sagot dyan. Yung, pag sinagot naman yun, 31, okay, may 1 year pa ako. Ganun lang yun. Pero pagka nauna, sagutin mo, ay, tita, malandi ka. Hindi ako tutulad sa'yo, kaya hinintay ko pa. Ganyan. Oo, ganun yung mga tita mo, mga pakilamera sila. Hi, mga tita! Eto naman, galing kay Martina Jane Reyes. Eto, tunay na Reyes to. Ate Angelica, naging classmate ko po kasi ngayong SEM, yung present girlfriend ng ex-boyfriend ko. Ang awkward po talaga sa class kasi minsan kailangan naming mag-groupings. Hanggang ngayon, di pa rin po kami nagpapansinan. Ako po ba yung unang mamansin or hayaan ko na lang muna lumipas yung awkwardness? Ako. Lilipas po bang awkwardness po? Siguro lilipas yun pag di na sila nakikita kasi okay, hindi na ako awkward, Lana siya. Mahirap yan, pero kung siguro kasi pagka pinaramdam mo sa kanya na parang awkward, baka isipin niya na in love ka pa dun sa ex mo, di ba? So maganda siguro, ano, smile-smile kang konti, ganyan, kahit na nasasaktan ka.
Hello. Garoon ka na lang. Oo, para sa ano, di ba? Para sa school. Kasi baka mamaya bumagsak-bagsak ka pa kakaisip dyan sa mga problema nyo sa groupings na yan. Huwag mo na lang iparamdam na hindi ka pa nakaka-move on. I-secret mo na lang. Sa'yo na lang yun. Ikaw, nakamove on na lang. Secret po. Ganyan ang mga sagot. Secret na lang. Eto galing kay Daily Boy. Hello po, Ate Angge. Meron akong problema. Nahihirapan po kasi ako pag nakikita ko yung ex ko. Bigla na lang po ako nagbe-breakdown. Grabe siya. Dramatic. Emotional kang tao ah. Sobra po akong iyak ng iyak. Pero sa araw-araw naman po, okay ako. Naka-move on na ako. Breakdown siya. Pero pag nakikita ko siya, bumabalik ang lahat. Ay, niloloko po kami. Gusto ko po magmukhang matigas, pero di ko talaga kaya. Ang hirap po, paano po ba ang gagawin ko pag nakita ko po ulit siya? Huwag ka mag-breakdown, mag-breakdance ka na lang. Magmukha ka matigas. Sorry pa, Parninon. Kasi matalang yung sinabi ko. Ang nakakainis! Sobrang nakakatawa yun. Oo, wag mo sabihin naka-move on ka. Wag mo kami niloloko. Kami na nga yung mga tumutulong sa'yo. Niloloko mo kami. Wag mo sabihin naka-move on. Mahirap pang move on. Ano to? Ikaw madali. Di ikaw na. Di ganun yun. Alam mo, kapag naiiyak ka, okay lang umiyak. I-embrace mo yan. Hindi masamang masaktan. Hindi masamang maging malungkot o tamaan sa mga nakikita mo at nababalitaan mo, di ba? Iyak mo yan. Enjoy mo lang. Tapos mapapagod din, mauubos din yung luha mo. Tapos din mo iisip na, ay, hindi na ako naiiyak. Ako nga minsan kahit anong pilit ko, yung nakalungkot naman, di ako maiyak. Ibig sabihin nun, wala na, hindi na. Ganun lang. Di ba, no? Opo, feel the pain until it hurts no more. Sabi ulit ng kakilala ko. Eto, galing kay Paolo James. Hi! Oh, pretty ka daw. Hi, pretty. Ay, thank you po. Pero may James po yung pangalan niya eh. Bakit? Ay, wala po. James ba pangalan ng ex mo? May pinagdadaanan po ako sa mga James. Pag nakakita po ako ng James, parang gusto ko manapak eh. Ah, talaga? Ganun talaga yun. I'm Paolo, in a relationship for almost 4 years na. Napapansin ko yung girlfriend ko na minsan nagpapahiwatig na gusto na niyang magpakasal, pero alam ko sa sarili ko na hindi pa ako ready sa next level. Dapat siguro pag-usapan niyo yan, Paolo, no? Kasi, ano, baka mamaya mapasubo ka, tapos gawin mo dahil mahal na mahal mo siya, ayaw mo siyang ma-disappoint, pero kung hindi ka pa ready talaga, mahirap ang kasal. Hindi yan basta-basta na dahil mahal nyo isa't isa, sige, pakasal tayo. Marami na kayo i-consider dyan. Mas mahirap ng atrasan yan pagka ganyan. At least kung girlfriend-girlfriend, sabi mo, break tayo. Madali, di ba? Katulad ng mga ginawa siya. At saka 4 years naman kayo, maging honest na lang kayo sa isa't isa. Kaya nga, nahirapan ka pa ba? Baka naman hindi siya. Wow! Wow. Hinahanap pa siya. Iba, chat na nila. Baka nag-iipon pa. Opo, 4 years. Okay lang yan. Baka naman ano pa lang sila. Nagsimula sila magrelasyon, 16 sila. 20 pa lang pala sila. 20 pa lang sila. At tapos yung girlfriend gusto na magpakasal. O, talandiri naman. Yung tingin yung tamang timing. May tamang ano yan eh. Sabi nga nila, may tamang pakiramdam kapag alam nyo parehas na kailangan niya na magpakasal. Huwag minamadali ang mga ganyang bagay, pinag-iisipang mabuti yan. Wala. Yung iba nga, di ba, ilang months pa lang nagpapakasal na. Kasi nafe-feel daw po nila na yun na talaga. So, wala po yan sa tagal. Take wala your time sa tagal. Po. Tama. Tayo nga, tagal-tagal. Hindi wala yung pati. Ito, kay Camila Jane. Miss Angge, ano po bang dapat po i-advise sa friend kung hingi ng love advice sa akin, pero never naman yung sinunod. Uy, susunod din yan eventually. Ganun ako. Kasi pag na-inlove ka, wala kang pinapakinggan. Kaya ito, hindi ko alam ba't natin ginagawa. Kasi I don't think makikinig kayo sa mga binibigay kong advice. Pero ganun talaga, di ba? Pagka in love ka,
o kaya feeling mo hindi ka pa ready talagang mag-move on, iiyak mo lang yun, magtatanga-tangahan ka lang. Ganun ko lang po. Oo, tapos eventually, mapapagod din yung friend mo. Tapos, alam mo, ang pinakamagandang gawin mo ay huwag mo siyang iwan. Huwag kang mapagod, diyan ka lang kahit paulit-ulit, kahit para kang sirang plaka. Tsaka alalayan mo lang siya, yun ang pinakamaganda mong gawin. Oo, pinaka-importante pag napagod siya, nandyan ka. Tsaka niyo po sabi ko sa'yo eh, magiging tama ka rin po. Mm-mm. Ganyan ako sa mga friends ko ngayon eh, yung sorry ah, tama nga kayo. Yan, eto naman. Kami po ng boyfriend ko, mag-5 years na, okay naman po ang lahat. Loyal siya, mabait at sweet. Pero lately, parang naiirita po ako sa kanya na ewan. Yung parang ayaw ko siya makita, wala akong gana for him. Paano po ba maiwasang magsawa? Sign po ba ito na kailangan na namin mag-break? Ay, tagal. Ay, nako. Siya daw si Shy. Akala mo naiya kaya? Na-shy lang. Parang na-shy ka lang. Piling ko po hindi sila nag-aaway. Super bait yung guy. Oo. Awayin mo kaya? Awayin mo lang. Kasi di ba minsan yung away nagbibigay ng flavor yan? Ako kasi hindi ako nakikipag-away, kaya ako hiniwala yan. Nabuburingan sa akin. Masyado mabait, masyadong binibigay ang lahat. Sana papanood mo to sa jowa mo. Kunyari, hindi ikaw yung nag-message. Sabihin mo, para magkaroon siya ng idea na, dapat pala maging masama ako. Mabuhin ko siya, saktan ko siya, loon ko siya, gano'n. Para ikaw naman ma-challenge. Huy, ang pangit ng advice na yun. Ano? Ayaw mo pa ba nun? Super ano nung boyfriend mo? Siguro naghahanap ka lang ng challenge. Naghahanap ka lang ng challenge. Siguro alam mo hindi naman masama yung pakikipag-cool off. Yung mag-isip-isip kayo, mag-nilay-nilay kayo sa mga bagay-bagay. Baka mamaya may mga namimiss kayo, mga important happenings in your lives na magbibigay sa inyo ng spark, ganyan. Kaya mag-travel kayo, tapos mag-date kayo, gawin niyo yung mga bagay na hindi niyo pa nagagawa ever. Kung hindi pa kayo nagmumotel, mag-motel kayo. Or kung hindi niyo pa napapasok yung theme ng Star Wars, yun ang subukan niyo this time. Maraming mga adventures na pwede magbigay ng spark sa inyong relasyon. O kaya, magloko ka. Mag-cheat ka, ganun. Joke lang. Tignan natin kung magagalit siya, di na-excite ka na nun, ganun. Baka feeling ko po natatakot lang siya na puro kabutihan, kabaitan yung nakikita niya. So, natatakot siya sa dark side mo, guys. Alam mo, pwede rin na yung kampante na sila kasi nga matagal na sila. Diba, yung parang okay lang na hindi sila minsan nakikita, tapos nakikita. So, parang nakakawalang gana talaga minsan. So, para hindi ka magsawa nga, ayan, maggawa kayo, mag-hike kayo, mag-dive kayo. Travel. Ang dami-daming pwedeng gawin. O kaya magpakasal na lang kayo bigla para yung, uy, ba to ah, ganun. 5 years na yun, pwede tapos na yan. Divorce ka ulit, tapos pakasal kayo ganun. Para sobrang grabe yun. Yes. Hanap lang po sila ng pwede nilang gawin. Baka masyado na lang yung routine nila, puro ganun. Paulit-ulit na. Totoo yan. Ito nangyayari talaga yan. Pwede rin namang space. Mag-travel ka nang wala siya, di ba? Pero huwag kang magloko. Baka mami mag-Tinder grinder ka pag kapalis na. Huwag ganun, ma'am. Ano ka lang? Kalma ka lang. Yung para bang soul searching? Ano bang nangyayari? Ano bang kulang sa amin? Kasi ikaw at ikaw lang makakaalam yan. Or baka kailangan mo lang ma-realize na ganun talaga siya. At hindi solusyon ng break up sa lahat ng problema. Ewan ko din, bakit yun ang naisip ng solusyon sa amin? Ay! Ayokot pa din. Ito ate, mayroong question sa galing sa online viewers natin. Galing kay I'm Precious Reyes. Bakit may mga taong babalik kapag okay na ang lahat? Hashtag ask ange, hashtag bookingan na. Kasi nakita nila okay ka na. Parang wala nang naghahabol sa kanila, wala nang nanggugulo. Kasi di ba? Naiinis sila eh pag hinahabol mo, diba, nakainis naman to, pero pag nakita nila, uy, okay na siya. Miss din nila. Uy, parang mali pala yung ginawa ko. Marami silang ma-realize. Iba nga sabi nila, ang babae, pag nag-move on yan, matagal. Pero, kapag nakapag-move on, tapos na talaga sila. Ang lalaki, kapag nakapag-hiwalay yan, mag-e-enjoy yan, magsasaya yan, magbabarkada yan, mambababae yan.
hindi pa pala sila naka-move on noon. Kapag tumahimik na yung lahat, tapos na yung party-party sa kanila, magsisink in sa kanila ngayon yung nawala sa kanila. Kaya nakita nila, ay, okay na siya. Tapos ako hindi pa. Ay, sandali, parang may mali, di ba? Kaya kanila, babalikan. Nangyari yan eh. Okay na. Okay na ako na eh. Okay na. Balik ka. Oo eh, pero nasa sa'yo yan. Kung paninindigan mo na, na okay ka na, o gusto mo siyang balikan, pero sa'yo yan. Ikaw yan. Ito, meron pa ulit galing. Last to, galing kay Mayumi Madel Weko. Ask Angelica, bakit may mga taong pumapatol sa ex nila kahit alam nila na in a relationship na yung ex nila, pero ikaw, single ka? Hashtag Ask Angelica. Naku. Kasi nga, malalandi sila. Ito yung mga sagot dyan. Ng ibang ano, dahil lang. Kalandian na yun eh. Wala talagang solusyon sa kalandian. Pagka nakahanap ng gamot sa kalandian talaga, i-endorse ko talaga yan. Tapos mamimigay talaga ako. Ang lalandi rin kasi talaga ng iba. Ay, no? Hindi, nakakainis doon. Yung iba minsan, di ba yung may asawa na, alam mo namang may pamilya, may asawa. Ayun po yung gusto ng challenge talaga. Challenging. Challenging, gusto, no? Sumobra naman. Gusto nila ng mga ano, mga obstacles sa buhay. Dadamay yung mga ayaw ng obstacles sa buhay. Yung mga nananahimik, yung nagpapaganda lang. So mag-uy! At may ganun ito. Na. Ano to? Dali lang. Totoo po ba yun? Sabi ko kasi nila, tayo daw po, may ano na, kung ano yung hindi mo makuha, yun ba yung gusto-gusto mong kuha nila? Oo. Oh, totoo yan. Yung iba sa negative nila na ano, pili. Ganun siya. Tsaka kung ano, kasi naiingit sila eh. Oh, diba? Ay, ang saya nila. O, gusto ko rin ng ganyan. Eh, nakahanap sila ng ano, ng pagkakataon ng butas. Di ba nga may kanta yan? Maliit na butas, lumalaki. Kasi nga, pag nakakitaan nila ng butas yun, oportunidad na yan eh. Papasukin talaga nila yan. Grab nila. Gag-grab nila yan. Mali yan. Mali yan. Magbago na kayo, oy! Diyos ko po, nung taon na, nung pecha na, 2018 na, iwan na natin yung mga kalandian noon. Tumatanda na tayo, ang lalandi nyo pa rin. Hindi po magkakaubusan ng lalaki, guys. So, kayo mag-alala, ang lalaki, ang dami. Yung iba nga lang, nagiging bakla na. Ito po yung dalawang Mrs. Reyes. Oh, yes! Thank you. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa season 2 ng Ask Angelica. Sa susunod kong pelikula, season 3 na to. Yes. Grabe talaga. Mapadrama, mapakomedy eh. Parang ano. Diba eh. Sa season 3, hindi ko to gagawin pag walang bayan. Maraming salamat, Donna. Thank you sa lahat ng viewers. See you. Huwag kang magulo nagsasalita. Oh. See you. Thank you. Kapamilya, subscribe now to the official YouTube channel of Star Cinema for updates on Ang Dalawang Mrs. Reyes. For more exclusive videos of our new movie, just click the I button. So let me be the one and try to understand.